Ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. handang maging responsable sa kahit anong pwedeng mangyari sa vaccination program ng gobyerno. Pilipinas, pwede pa rin magkansila ng vaccine deal sa Sinovac ayon kay Secretary Galvez. Ilang mababatas pinatikos ang pahayag ni Pangulong Duterte na hindi trabaho para sa kababaihan ng pagiging leader ng bansa. Mayor Sara Duterte, kakayanin ang hamon ng pagiging pangulo ayon sa ilang senador. Alcalde ng Davao City, iginiit na wala siyang balak maging pangulo. UAE at Hungary, isinama na rin sa listahan ng mga bansa na saklaw ng travel restriction dahil sa bagong COVID variants. Cebu Pacific inanunsyo na hindi ito tatanggap na mga dayuhang biyahero na saklaw ng variant ban. Ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, nilinaw na constituent power nila ang pagdaraos ng pagdinig tungkol sa pag-amyenda sa ilang economic provisions sa konstitusyon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Sabado, mga kabrigada, January 16, 2021. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Nanais ng ehekutibo na maging transparent, diligent, at science-based ang mga negosasyon sa bakuna. In our negotiation, it was preceded by series of evaluation by the vaccine expert panel, and also we consulted the EDSTAR on what vaccine will be safe and effective and also affordable. So, in terms of responsibility, I will take care of the responsibility because the president has said that in this procurement process, I will be held responsible for this. Sa kaparehong hearing, mga kabrigada, ay hinimok naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga mambabatas na isama sa ni Galvez sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole na wala pang government funds ang napupunta sa Sinovac at sa ngayon, ang kanilang ginagawa pa lamang ay term sheets. Pero ayon kay Galvez, posibleng kailanganin na nilang pagkasunduan ng supply na kukunin ng Pilipinas upang masimulan na ang produksyon ng mga bakuna. Ito, binastusan na natin ng pera ng national government. Wala pa po tayong ginagastos sa lahat ng vaccine. Pero may commitment na kayo. So, it's only advanced market commitment. So, sa ngayon po, wala pa pong government pump tayong na ibibigay. So technically, Secretary, pwedeng hindi pa rin tayo bumili ng Sinovac? Yeah, yes. Samantala, mga kabrigada, ipinaliwanag naman ni Finance Undersecretary Mark Joven na nakasaad sa term sheet na maaaring magbenta ang Sinovac ng doses sa bansa sa pamamagitan ng tranches. Ngunit hindi ibig sabihin nito na committed na ang gobyerno na bilhin ang mga bakuna. Brigada Balita. Sa ibang balita, mga kabrigada, pinatikos po ng ilang mambabata si Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong sabihin na hindi trabaho para sa babae ang pagiging presidente ng bansa. Sinabi ho ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na ang pagkapangulo ay hindi para sa mga tao na minamaliit ang kababaihan. Para naman kay Kabataan Party List Representative Sara Elago, ay walang kinikilalang kasarian ang pagiging presidente ng bansa.
Inihayag naman ni Senadora Risa Ontiveros na titiyakin ang kababaihan sa bansa na maihahalal ang mas mabuting administrasyon sa 2022. Kung maalala mga kabrigada, ay nagkaroon ng dalawang babaeng Pangulong Pilipinas bilang o kabilang ho sina Corazon Aquino 1986-1992 at Gloria Macapagal Arroyo 2001-2010. Parehong naluklok sa pwesto ang dalawang dating Pangulo matapos matanggal sa kapangyarihan sina dating Pangulong Ferdinand Marcos at Joseph Ejercito Estrada. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tanggap na tayo ng report. Mayor Sara Duterte kakayanin ng hamon ng pagiging Pangulo ayon sa ilang senador. Si Brigada Lay Bagyo sa balita. Brigada Lay, ibrigada mo. Naniniwala si Senador Ronald Bato de la Rosa na mayroong ilang kababaihan sa bansa ang may kakayahan na harapin ang mga bagay na nagsisilbing hamon sa administrasyon. Sinabi ito ng dating PNP chief matapos ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi trabaho para sa babae ang pagiging Pangulo. Ayon kay De La Rosa, sang-ayon siya sa sinabi ng Pangulo dahil merong malalaking efforts mula sa oposisyon, oligarchs, mga komunista at sindikato ng illegal na droga ang sumusubok na pabagsakin ng Pangulo. Pinunto naman ni De La Rosa na kung meron mang babae ang kayang harapin ang nasabing hamon, ito ay si Davao City Mayor Sara Duterte. Binigyan din ni De La Rosa na maituturing na thankless job ang pagiging Pangulo. Una nang sinabi naman ni Mayor Sara na wala itong plano na tumakbo sa pagkapangulo kahit lumalabas na siya ang top choice sa survey ng Pulse Asia na tumukoy sa mga posibleng maging presidential candidates sa 2022. Yan ang report. Katuwang ang Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Linis Chan, Sexy Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa umaga, ito si Brigada Lay Bagyo ng Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Mayor Sara, mga kabrigada, ay ginito na wala siyang balak maging Pangulo. Si Brigada Maricar Sargan sa balita. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Report. Binigyang diin ni Davao City Mayor Sara Duterte na wala siyang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo. Ayon kay Mayor Sara, hindi siya nag-iinarte at wala siyang balak na gawin ito ng last minute tulad ng ginawa ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, kung hindi maniniwala sa kanya ang mga tao, ay wala na siyang magagawa. Pero iginiit ng presidential daughter na hindi lahat ng tao ay gustong maging Pangulo. Nagpasalamat naman ang alkalde sa publiko dahil sa ibinigay sa kanyang tiwala at kumpiyansa ng mga ito. Sinabi pa ng alkalde na hindi pa naman katapusan ng mundo kung hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Matatandaan na nanguna si Mayor Sara sa Pulse Asia Survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa pagkapangulo sa 2022 elections. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Kabrigada, inaprubahan na po ng Office of the President ang pagsasama sa United Arab Emirates at Hungary sa listahan ng mga bansa na saklaw ng travel restrictions dahil sa bagong coronavirus variant. Ito ay matapos irekomenda ng Department of Health ang pagsasama sa UAE sa listahan ng mga bansa na may travel restriction matapos ma-detect sa 29 anyos na Pinoy na galing sa nasabing Arab nation ng UK variant ng coronavirus. Ayon sa Malacanang, sisimula ng implementasyon ng ban sa mga dayuhan na manggagaling sa UAE at Hungary mula January 17 hanggang 31. Sinabi ng palasyo na ang mga dayuhan na darating bago mag-January 17 ay required na sumailalim sa facility-based 14-day quarantine kahit pa magnegatibo ang kanilang RT-PCR test results. Papayagan naman ng mga Pinoy na makapasok sa bansa kahit manggaling sila sa mga lugar na saklaw ng travel restriction. Ngunit kailangan ng mga ito na sumailalim sa COVID-19 screening at 14-day facility-based quarantine. Matatandaan na pinalawig ng gobyerno hanggang January 31 ang travel restrictions sa mga dayuhang pasahero mula sa 32 bansa para maiwasan ang paglaganap ng bagong coronavirus variant. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay niyan mga kabrigada, ang Cebu Pacific inanunsyo na hindi tatanggap ng mga dayuhang biyahero na saklaw ng variant ban.
si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report! Inanunsyo ng budget carrier na Cebu Pacific na hindi na muna ito tatanggap ng foreign nationals na magmumula, nag-transit o bumisita sa kahit anong bansa na saklaw ng pinalawig na travel restrictions na ipinatupad para maiwasan ang pagkalat ng bagong coronavirus variants. Kamakailan ay pinalawig ng Pilipinas ang travel restriction sa mga dayuhan hanggang January 31, 2021 matapos makabalik sa bansa ng 29 anyos na residente ng Quezon City mula Dubai na nagpositibo sa bagong variant. Sinabi ng Cebu Pacific sa isang pahayag na sa loob ng nasabing panahon ay tanging ang mga Pilipino lamang ang tatanggapin nila sa kanilang flights mula Dubai, Hong Kong, Nagoya, Japan, Singapore at Seoul, South Korea. Mababatid na kabilang sa mga bansa na saklaw ng travel restrictions ang United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, China, kabilang na ang Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, America, Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Brazil, Austria, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, at Oman. Yan ang report. Hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate. Katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Bayot, ang Brigada News of the Philippines, the Music News Authority. Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Nilinaw na constituent power nila ang pagdaraos ng pagdinig tungkol sa pag-amyenda sa ilang economic provisions sa konstitusyon. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada Live Report! Nilinaw ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na ginagamit lamang nila ang kanilang constituent power sa pagdaraos ng deliberasyon kaugnay sa mga aamyendahang batas sa konstitusyon. Inihayag ito ng kongresista matapos mapuna ng mga senador si Garbin dahil sa pamimilit umano nito na ang deliberasyon ng House Committee on Constitutional Amendments kaugnay sa measures na nagalayon na maamyenda ng economic provisions sa saligang batas ay matuturing na bilang CONAS base sa 1987 Charter ay maaari lamang maamyendahan ng Kongreso ang konstitusyon sa boto ng 3/4 ng lahat ng mga miyembro ng CONAS. Ang Kongreso ay binubuo ng House of Representatives at Senado. Samantala, tiniyak naman ni Garbin sa mga senador na hindi nito binabypass ang Senado sa pagsasagawa ng pagdinig ng House Committee on Constitutional Amendments. Ipinunto rin ni Garbin na magtatakda si Speaker Lord Alan Velasco ng pagpupulong kasama ang mga senador para maging malinaw ang mga bagay-bagay. Yan ang report atin ng Yummy Vit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada! Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, na itala po sa buong mundo ang panibagong grim milestone. Matapos pumalo sa mahigit 2 milyon ang bilang po ng mga namamatay na dahil sa sakit na idinudulot ng COVID-19. Base po sa datos ng Johns Hopkins University, ay nagmula ang nasabing bilang sa mahigit 93.58 milyon na mga kasong naitala sa buong daigdig. Makikita rin sa tala ng institusyon na umabot na po sa mahigit 51.5 million ang total recoveries. Patuloy pa rin ang pangunguna ng Estados Unidos mga kabrigada sa listahan dahil sa mahigit 23.4 million na kasong naitala doon. Pumapangalawa sa listahan ng India na nasa mahigit ng 10.5 million infections. At nagrehistro naman ng Brazil ng mahigit 8.3 million infections na ikatlong pinakamarami sa buong mundo. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, iiral po ngayong araw ng Sabado ang tail end of a frontal system o shear line sa eastern section ng Southern Luzon, habang northeast monsoon naman ang patuloy na makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon.
Ayon sa PAGASA, aasahan na ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region at Samar Provinces. Nagbabala naman ng PAGASA na posible ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga okasyon ng mabibigat na buhos ng ulan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay asahan na ang maaliwalas na panahon na may tsansa ng pulupulong mahihinang pag-ulan dahil sa epekto ng hanging amihan. Magiging maganda rin ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa. Ngunit may tsansa pa rin ang pulupulong pag-ulan dahil sa epekto naman ng localized thunderstorms. Brigada Balita. Samantala, mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Sabado. Sa palitan po ng piso kontra US dollar 48.03, Canadian dollar 37.72, Singaporean dollar 36.09, British pound 65.24, Bahrain dinar 127.72. Sa euro naman, mga kabrigada, 58.02. Saudi Riyal, 12.80. Sa Chinese Yuan, 7.41. At sa Japanese Yen, sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. At mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority.